Hello mga ka-tinders, welcome back again to my channel, Mami Teens 19. Nandito ako ngayon sa aking tindahan. Ayan, nagtitinda si Mami Teens ngayon. Si-share ko sa inyo ngayon yung aking palami business na napaka-saleable ko na chocolate. Kung ano yung discarded tips ni Mami Teens para hindi nasasayang yung ating tindang palami. So just keep on watching mga ka-tinders. Gabi na, nakabalik si Mami Teens. Kasi napaka-busy, biglang naging busy si Mami Teens kanina mga ka-tinder. So ngayon, balik tayo. Ito yung natira sa akin chocolate palamig kanina. Chocolate kasi yung saleable sa akin, kaya ito yung lagi kong ginagawa. So, chocolate palamig, 5 pesos. Ito na lang natira. So, yung discarte ni Mami Teens para hindi siya nasasayang. From time to time, ako nagtitimpla, mga ka-tinder. So, 10 na spoon yung ginagamit ko. Ito kasi, ito yung measuring niya, oh. Measuring pitcher. Ayan. So, 240, may instruction sa likod, mga ka-tinders. 240 per isang spoon. Tapos, minus ko lang siya ng 500. Like, for example, kasi 10 na timplahan, itong ginagawa ko palagi para natatansya ko lang na mauubos talaga. Ito may sobra konti, so inumin na lang ng mga anak ko. So, 240 times 10, kaya naging 2,400. So, hindi mo siya dapat gawing 2,400 na ml. Ayan, meron dito. Klaro nyo ba, mga ka-tinders? ML, may 1,000 yan, no? So, ang ginawa ko, 1,900 ml lang. Bakit? Kasi lalagyan pa natin ng ice para hindi siya tumatabang. Sarap pa rin yung ating palamig. So, yan yung diskarte ni Mami Teens. So, every timplahan ko, pangatlong timplahan na to, kaya malapit na siyang ubos, ay pang 10 ng na ano, 10 na scoops. Ayan. Ito yung aking scoop. So, isang ganito at kalahati yung aking 5 pesos. So, pag 10 na kutsara, mga ka-tinders, may pasobra siya na 3. So, nagiging 13 siya. Yung 10 na scoops, nagiging 13 na serving. Gets niyo ba yung aking point? So, pag nauubos na siya, mga ka-tinders, gagawa na naman ako uli. So, naka-ready kasi diba dalawa to. Ayan. Kasi, pag ubusin mo kasi itong isang ganitong timplahan, may tendency na di talaga siya nauubos. So, sayang lang. So, yung sa akin, paunti-unti. Tansyahin ko pag morning yung aking mga suking customers. Pag sa tingin ko, wala masyadong bata. Minsan, palima lang. Limang timplahan na yung ginagawa ko. Pag sa tingin ko naman na medyo marami-rami, 10 timplahan yung ginagawa ko. So, isang scoop na ganito ng kutsara, good for isang timplahan. Ayan. So, kaya ang ginagawa ko usually ay, yung mga normal days lang ay 2,400 ml. So, dalawang 1,000 tsaka isang 400. So, minaminus ko siya ng 500 kasi lagyan ko pa nga ng ice. So, 2,400 ml minus 500 kaya 1,900. Ayan. So, 1,000 tsaka 900 na tubig. Nilalagay ko dito. Tapos, 10 scoops. Ayan. Almost kalahati siya mga ka-tinder. So, at least konti lang yung sobra. Diba? Kaya na nating inumin. Unlike kung timplahan mo ng isang timplahan talaga, sayang mga ka-tinders. Kasi lalo na ngayon, paiba-iba yung weather. So, umaga, napakainit. Sa hapon naman umuulan. So, diba? So, para hindi sayang yung ating palamig. So, eto, may pasobra pa konti. So, mauubos na ito bukas. So, yun lang aking sharing mga ka-tinders. Kanina napaka-busy ni Mami Teens. Kaya ngayon lang nakapag-vlog. Thank you for watching, Mami Teens 19. Happy selling! Chocolate palamig talaga yung saleable. May naghahanap ng buko pandan, minsan melon, pero may bumibili pa dalawa, pa tatlo lang. Pero chocolate talaga yung napaka-saleable at hinahanap. Kaya in-avail ko yung 10 plus 1 na chocolate.